Hello guys, welcome back to our channel. It's me again, it's Luckiest Mom TV. And today we have a new video tutorial. At ito ay tungkol po kung paano kumuha ng S-Pass online para po may magagamit po tayo sa ating pag-travel. So, pwede nyo nang gawin to sa sarili ninyo kapag meron kayong internet. Okay? So, kung gusto nyo malaman guys, tutok lang kayo sa panonood until the end. Kasi actual ko po itong gagawin, kukuha po ako ng S-Pass para sa sarili ko. Okay, kung paano ito gawin, tutok lang sa panonood until the end. Okay, pinaka first natin gagawin ay mag-search tayo, punta tayo sa ating browser sa Google. And then, i-type natin ng s.pass.ph. Okay. Dahil ilang beses na akong nag-search dito, so marami siyang history sa S-Pass. Punta lang tayo sa members login. Ayan. So, dahil wala pa tayong account, ibaba lang natin. Marami tayong makikita dyan. Pero, hanapin natin ang create account. Saan nga ba? Nasa baba pa siya. So, i-scroll down lang. Ayan. You have to create an account, a new account. Pindutin lang natin itong create an account. Okay. So, ito na po, members registration. So, nakalagay dito, mobile phone. So, lagay natin yung mobile phone natin, guys. Kailangan tama yung pagkalagay kasi doon po mapupunta ang code para ma-activate tayo. I-confirm natin yung phone number na inilagay natin sa itaas. Pagkatapos niyan, pindutin ang next. Okay. So, may mga pipilapan sa baba yung login information. So, gagawa ka ng password na kailangan hindi mo talaga makalimutan. Then, yung personal details mo, yung pangalan, middle name, kailangan tama talaga. Tapos, last name, yung suffix yun na kailangan. And then, lagay mo yung gender. Tapos, yung permanent address. Yeah. Yung region, kung anong region ka. Kailangan tama yung paglagay mo ng address mo. Okay. So, hanapin natin dito. Yung barangay. Email. Kailangan din yung email mo ay yung active email. Email ad. Lagay mo yung age. At saka ano yung type ng S-Pass mo, yung client type. Okay. So, lagay mo individual. Okay, check mo yung information na pinipill up mo. Baka may kulang pa. Kailangan lahat yung naka-asterisk ay pipill up mo. Ayan, review your information. Okay. Then, pindutin mo yung I'm not a robot. Katapos confirm. Ayan. Good job. Registration success. So, ayan. Success na po yung registration natin. So, halimbawa, kung mag-travel tayo, pindutin lang natin yung are you traveling. So, tingnan natin yung QR code natin. Yung code natin, QR code. So, pindutin natin itong 3 lines sa may gilid. And then, pindutin natin ang settings. Ayan, makikita na natin ang ating code. Ayan. So, nasa baba ang information. Pwede mo itong i-print. Pindutin mo yung print QR yung sa itaas. I-save mo na natin yung details. Okay. Yung print QR. Ayan. So, pwede mo i-print yan. Tapos, pwede mo i- eliminate
laminate mo para hindi siya masira. Okay. Print natin. Ayan, guys. So, very easy lang pala, no? Yung paggawa ng espas. So, pindutin ang are you traveling kapag mag-travel ka sa ibang lugar. Okay? So, dadalhin tayo dito. So, nakalagay dyan, are you an APOR or authorized person outside residence? Okay, if hindi, lagay mo lang no. And then, are you in ECQ or MECQ area? So, no. Kasi hindi naman ECQ yung area ko. What is your current location? So, lagay ko dito is... Misami is oriental. Ano ko na? Bakit walang Misami is oriental? Type natin. Misamis Oriental. Ito. Nasa Libertad. Okay. Then, kung saan ka pupunta, lagay mo din kung saan ka pupunta. Halimbawa, hanap lang tayo ng halimbawa, Iligan. So, Iligan nakalagay restricted. So, marami siyang requirements na dapat i-upload kasi restricted area siya. So, hanap tayo ng mga hindi restricted, halimbawa. See? Maraming mga requirements kapag ano, kapag restricted yung area na pupuntahan mo. Ayan. Kailangan mo itong basahin at saka i-comply itong mga requirements na ito kapag pupunta ka sa mga restricted area. Ito po, government issued ID, fully vaccinated COVID-19 immunization, yung result niya, o pwedeng antigen, barangay certificate, certificate of acceptance, kung saan ka pupunta, maghihingi ka doon sa ano, tourism office nila. Then, certificate of acceptance, yes. Marami siyang mga requirements. Then, email requirements 2 and 3. 2 and 3. Yes. Yung barangay certificate. Ay, email mo itong barangay certificate at saka certificate of acceptance. Yan na po yung number 4. So, i-email mo itong requirements number 3 and 4. Ayan. Mag-email ka. May nilagay dyan na email address. I-click mo lang yan. Then, i-upload mo yung requirements mo, yung barangay certificate at saka yung letter of acceptance. Ayan. So, hindi na basta-basta magbiyahe ngayon. Yan po ang mga requirements kapag yung pupuntahan mo restricted area. Okay. Ayan. Kailangan mong sundin talaga yan kasi hindi man din ma-approve yung espas mo kapag hindi mo sinusunod yung mga nakalagay dyan kasi yung pupuntahan natin sana is restricted area. So, maghanap nga tayo ng area na hindi restricted. Okay. Lana Del Norte pa rin ang hanapin natin. Pero yung unrestricted. Tingnan natin, guys, kung may lalabas ba na mga requirements na kailangan i-upload. Ayan. Hanap tayo ng unrestricted area. Okay. Ito. Hirap na magbiyahe ngayon, guys. Hindi ka na basta-basta. So, hanap tayo sa Lana Del Norte lang kasi malapit.
maghahanap tayo ng unrestricted na lugar. Okay. Aha, halos lahat restricted. Ang hirap na. Ayan. Lana Del Norte. Ito. Punta tayo sa Linamon. Unrestricted siya. So, kapag unrestricted, so wala siyang masyadong mga requirements. Ayan. Kung travelers ka, ID lang ano mo, ang dadalhin mo. Tapos, pinutin natin ito, guys. So, okay na yung number 2 natin, step 2. So, ito naman. Fill up natin. Kailangan magawa natin to. So, kailan ka ta-travel? At, kailan ka rin makarating sa patutunguhan mo? Kung saan ka nang galing, yung origin mo. Halimbawa, dulong. Libertad. Pupunta ako sa Linamon. Ayan. Kalagay na dyan. Tapos, yung kailangan kompleto talaga. Kasi yung lahat ng mga naka-asterisk ay kailangan mong fill upan talaga yan. So, lagay mo yung barangay. Okay, i-type natin dito ang pangalan ng barangay na pupuntahan natin. So, lagay natin poblasyon, Linamon, Lanao del Norte. And then, sa baba, may mode of transportation. Lagay natin land. Kasi mag-land lang tayo. Then, lagay natin pampasahero or public. So, dito na mag-upload na tayo ng valid ID, yung government ID. Sa akin, yung gagamitin ko is... Meron naman akong passport. Pero gagamitin ko yung UMID. UMID ID ko. UMID Multipurpose. Yung sa SSS. Pinutin na natin yung UMID and then dito sa baba lagay natin yung ID number. Tingnan mo sa front ng inyong card, meron dyan nakalagay na ID number. Okay, kailangan tama talaga yung paglagay. Ay kailangan natin mag-upload ng picture ng ID natin. Punta tayo sa ating gallery. Kailangan may naka-save na doon na picture ng inyong ID. So, hindi ka na mahirapan. Kailangan din natin mag-upload ng picture ng ating valid ID. Ayan. Susulat na natin dito ng tama yung valid ID number. Then sa baba, may nakalagay dyan na upload a photo of the ID. So, kailangan may nakasave ka na doon sa gallery mo ng picture ng ID na ginagamit dito. Pindutin lang ang browse. Saka dadalhin ka doon sa gallery. And then, kailangan mong pumili ng picture ng valid ID na ginagamit mo. Meron tayo dito. Pindutin natin. And then select natin. Okay. So, upload na siya. Check natin yung I'm not a robot. Then, submit. Tingnan natin yung aproba ang ating biyahe. Ayan. Pwede mo pa i-check yung ano. Huwag limutan yung date ng pag-alis. Pagbiyahe at saka yung pagdating mo sa pupuntahan mo. Kailangan mo i-check. Kasi kapag may nakaligtaan ka dito sa mga naka-asteris, hindi rin mag-success yung ano mo, ginagawa mo. Babalikan mo talaga yun. Kaya kailangan mo i-check lahat. Lahat-lahat. Ayan. Then yung type of travelers, lagay mo lang na Filipino local workers.
O, depende sa iyo kung anong klase kang travelers. Ayan. Okay. So, parang okay na lahat. So, pindutin na natin itong I'm not a robot. Then, submit. Tingnan natin kung ma-approve ba tayo. Tatanggapin ba tayo sa pupuntahan natin. Okay. Pindutin natin ang submit. Pwede mo pang i-check para sure na sure. Yan. Kaya pala hindi nag ano proceed kasi kulang ng ano barangay. Ayan. Then submit. Ayan. Okay, approve. So, approve po yung espace na ginagawa natin yung pag-travel natin. Okay? So, ibig sabihin nito ay makaka-travel po tayo sa lugar na nilagay natin dito. Pupunta po tayo sa poblasyon Linamon, Lano del Norte at tayo po ay galing sa Misamis Oriental. Okay, exit na tayo guys at pupunta po tayo sa ating application. Check natin. Pindutin natin itong 3 lines and then punta tayo sa settings. Or punta tayo sa My Application para makita natin yung ginawa natin. Ayan, meron nang nakarecord dyan yung travel natin. Okay, so may ano na tayo. May record na tayo na pwede na tayong mag-travel. Okay. So, pwede natin tingnan yan. So, kung gusto natin mag-print ng ating travel pass, ispass, ay punta tayo ulit sa account settings ito. Pwede natin itong i-print para mas easy yung pagpakita natin dun sa mga checkpoint. Okay guys, ito na po. So, very easy lang talaga. So, thank you for watching guys. Sana po na...